Ang mga mangyayari daw ay pwedeng makita sa posisyon ng mga bituin at planeta at malaman sa mga baraha. Ito ang naging basihan ng mga psychic na nakausap natin. Astrologer si Henry Palacios. Pinag-aaralan niya ang maaaring idulot sa atin ng posisyon ng mga planeta at mga bituin. Ayon kay Henry, ang dilubyong hatid ng bagyong Yolanda ay simula pa lang ng marami pang malalaking kalamidad na tatama sa bansa. Ayon sa cycle niya, Philippines, merong cycle aspect na 2 years. Nag-umpisa na last year. Ang pinaka-primerong tama ng cycle na yan ay ang Yolanda. First cycle yan. And that's a 2-year cycle. Pwedeng tumama ulit yan. And at what magnitude is another problem. Kasi kung ang Yolanda, 300 kilometers per hour, the possibility of another typhoon coming increases now. And then pwedeng mas malakas. May malakas na lindol ding nakikita si Henry. The possibility of an earthquake. A big one. Most earthquakes, ito pa babala pa lang sa tao to. Pag titignan yung mga cycle ng earthquake, unay-unay yan, either new moon or full moon. Maybe 2 days before the full moon or a day after a full moon. The cycles of the earthquakes, iniikot niya yung cycle ng plato, which is from South America, tapos bubapasok ng Pacific Islands yan, all the way to New Zealand, dadapo, akit siya, Indonesia, Philippines, all to Japan, tapos lalulusot na naman siya pababa, going back to South America. So hopefully, yung cycle na yan, maging off siya. If an earthquake is to occur, should be around September, October 2014. At base sa mga bituin, wala rin daw nakikita si Henry na pagbabago sa takbo ng ating ekonomiya. Kasi ang nangyayari ngayon, may distance na ang government between the industry. Government functions on its own, tapos industry dito rin. Hindi masyado sila nag-ano, kung may nangyayari sa gobyerno, hindi masyado na-apekto rin yung industry natin. Pero may kahaharapin daw na mabigat na problema ang gobyerno. Corruption, that's why it could also be that issue. Yung nangyayari ngayon, di ba, sinishake up na yung whole financial and yung corruption issue dito sa Pilipinas. May sangayan, may hindi. Pero pwedeng ano yan, magiging issue sa presidente yan. Kaya maraming nagagalit. Maganda naman ang nakikita niya sa turismo ng bansa ngayong taon, na makatutulong din daw sa mga negosyong nalilinya sa extreme sports. For example, water sports, very strong energy. So energies that are exerted, mountain climbing, nandiyan yun, baka babalik yan. Outdoor events. At kung may mga suswertehin daw sa taong ito, kasama raw ang sangkot sa PIDAF scam na si Janet Napoles. Matindi ang swerte ni Napoles. 2 years she'll get off. Because hindi lang naman siya. May follow-through yan, may effect, di ba? Kung hindi lang gaya sa kanya, biglang umiikot lahat eh. So, may purpose siya para sa bansa. Huwag niyo sasabihin na masama siyang tao. Hindi. May purpose siya.